Si Pao Fajardo. Unang-una po, gusto po mag-thank you kay Sir Ambet sa pag-support and sa pag-feature po sa akin sa mga vlogs niya. And sana po, support and subscribe po sa YouTube channel niya. Thank you po and God bless po. Diba? Charot. Ikaw ate. At ikaw kuya. Yeah! Uy! Itong aming special episode na to ay gusto naming ihandog, i-dedicate sa mga taga-subaybay, mga kaibigan, at mga followers ng napakaganda at kapwa namin Bicolano. Bicolanang si Pao Fajardo. Pao Fajardo is alam mo na kung sino si Pao. Siyempre, naging controversial ang pangalan ni Pao Fajardo nung mga nakaraang taon. Nakalipas na yon. Pero siyempre, may kanya-kanya ng mga buhay, may kanya-kanya ng mga career. Pero masayang-masaya kami ngayon sa nangyayari sa personal at career ni Pao Fajardo, dahil bilang isang Viva artist, ang gaganda ng mga naka-line up sa kanya. Kaya lang, medyo may kaseksihan yata ang mga inaalok sa kanyang proyekto. Kaya medyo hesitant siyang gawin. But may mga project ngayon since nagbabalik na sa normal. Parang alam mo na, umabalik na mga tao sa panunduduli ng sine, dumadami ang mga projects, ang mga collaborations, kung hindi man television, mayroong mga ibang platform, kagaya ng Netflix, Prime Media, at kung ano-ano pa na nakikipag-collab itong Viva. At isa nga si Pao sa mga binibigyan nila ng, alam mo yon, ng attention. And sa mga kaibigan at mga supporters nito ni Pao Fajardo, I'm sure ligaya-ligaya rin nila ngayon, dahil nga sa tila nakatagpo na ng kanyang nagpapasaya ng buhay at puso si Pao. Kasi sa mga social media post nito sa ngayon, lalo na nung kapwa Bicolano din na gwapong si PJ Reblora. Oy, ngaman pala na itong batang to. Brainy. Siyempre, pag Bicolano, hello, alam mo na, magagaling. Mga kagaya namin na hindi lang ganda ang puhunan, kundi itay. Diba? Ikaw na mga, kayo na maging taga-UP, taga-Ateneo, mga ganon! Pero masaya lang kami dahil sa mga social media posting nito ni Pao na napapanood namin. Ayan na, hindi ko nakakausap ang kanyang manager, nakaibigan ko ha. Alam mo yan. Na hindi naman kami binigyan ng kung ano or hinanong ka, kasi naaliw lang kami. Kasi nung nakita ko nga itong si Pao, na nung nakita ko siya sa isang event na in-sponsor ng PLDT Smart, kasi isa sa mga naging spokesperson doon, naging model siya doon, talaga mo, wow, sabi ko, grabe, ang babae pala talaga, alam mo yon, kumpara sa mga lalaki. Pag nanggaling ka sa matinding emosyonal na pag pinagdaanan, alam mo yun, na break up or yung kagaya nga nung nangyari kay Pao Fajardo, na alam mo yon, out of the blue, ikakasal na lang, biglang boom, nagnabago, mga ganon, ang tindi nun. Pero pag nakita mo na uli siyang bumangon, wow, ibang-iba yung aura, yung misteryo ng kagandahan, at saka yung smile, tsaka yung hindi sa pagbubuhat ng kung ano ha, yung pagdala niya sa sarili niya, well, ang galing, ibang klase. Papupurihan mo talaga, Pao. So, ang sinasabi nga natin, guwapong-guwapo at napakamatalino, mayaman, at ay la, alam mo na, itong si PJ Reblora na taga Camarines Sur, pero talaga parang isang pasang, parang nagtapos siya ng medical course, nagtrabaho sa Amerika, tapos nakapag-ipon, nakapagpundar, at ito nga, nasa parang bumalik na siya dito ba? Correct me if I'm wrong ha, yung mga Pauninians natin dyan. And ito ngayon na sinasabing nagpapatsaya sa buhay ngayon niya. No? Kasi doon sa isang emote, sa isang social media post na napanood namin, may parang may birthday nito ni PJ na nagkakasiyan at nandoon si Pao. Saya-saya nila. Talagang sa mga body movements pa lang, mga body language, kumbaga makikita mo yung holding hands, yung pag-akbay,
yung pag alam mo yon, mga ganong eksena, alam mong something deeper is going on between the two of them, and nagre-reflect sa aura nila, sa mga persona nila, ang kaligayahan na para bang, well, there was a bad dream, there was a nightmare sa mga buhay natin. Nightmare na yan. Ang mga nightmares naman talaga, kinakalimutan and everything. Kaya nga nakakatuwang pagmasdan na, alam mo, with all due respect naman dito sa mag-asawang Scottie Thompson at saka sa asawa niyang ma-eksena sa buhay. Ma-eksena sa buhay! Tawag dito, masaya rin naman siguro sila sa ginagawa nila. Again, i-define ko yung ibig sabihin ng ma-eksena sa buhay. Ha? Kasi nga, di ba, syempre, asawa ka na rin lang naman ng isa sa pinakakilala sa basketball sa PBA. Although, ito magsipasintabi ako sa mga taga-PBA, ha? Hindi na PBA ang number one sport sa bansa. Kaya nga lang, bilang number one sport sa bansa is dahil sa mga napakamarami mga liga na nagaganap from, lalo ngayon may UAAP ulit, katatapos lang ng FIBA, yung Gilas, may Asian Games, etc. Pero yung PBA itself as league, hindi na siya ganon, di ba? Tinatao, maliban na lang kung talaga may mga championship game ang kagaya ng team ni Scotty, mga team na mga sikat talaga, at alam mo namang very commercial and very political na ang labanan. But still, nakakatuwa sa pag-ikot ng pag-evolve ng panunood at pagtangkilik sa bawat sports. Siguro naramdaman na ng mga Filipino na hindi lang basketball or hindi lang PBA ang mundo ng Pinoy. Diba? Kasi kita mo naman sa Olympics, saan ba tayo nakapag-goal? Diba? Hindi nga tayo makakwalify, diba? Sa katatapos nga lang na FIBA, kahit tuwan-tuwa na tayo lahat, dito nga sa atin, binubo pa nga natin ang national coach. Diba? Nakakaloka. Panoorin mo yung podcast ko doon. Panoorin po ninyo para maloka kayo. But anyway, going back to that, kaya lang namin na-define na parang umi-eksena itong si Pao. Kasi nga, si Jinky, yung asawa ni Scotty. Kasi nga, syempre, kinakapitalize niya na na-identify siya bilang asawa. Kung paano din namang si Pau, 'di ba, hindi rin maiiwasan na dating boyfriend naman ni si Pau na dating girlfriend ni girlfriend ni Scotty. May ganun eh. Tapos itong mga advertisers natin, itong mga supporters natin, tinitingnan nila, but the thing is, pag nandoon ka na sa actual na ikaw na lang ang tatayo ng bandera mo, doon talaga nagiging doon talaga nagkakasukatan, kumbaga. Doon nakikita yung sino ang matika, sino ang magaling, sino ang, alam mo yun, maganda, sino ang may breeding, sino ang may, alam mo yun, may mga ganong sukatan. Kami din, ako magsasalita ako on behalf ng mga sa tagal ko rin sa marketing industry, sa tagal ko din sa multimedia industry. Tatlong dekada mahigit, 36 years po sa industriya. So, ang dami ko nang nakita, sumikat, nalubog, nalaos. Pero itong si Pau, ang feeling ko dito, pag, alam mo yung pag marunong lang siya mag-alaga ng kanyang career, yung industriya na tinatahak niya, magtatagumpay siya. Pero itong sabi ko nga, itong podcast na to, specially dedicated sa kanya at sa kanyang mga taga-subaybay. Kasi nga, ang ganda ng mga nangyayari ngayon sa kanya, dahil gusto ko lang ipakita na there's more sa buhay na higit pa dun sa dinanas mong sakit at dusa, something like that, diba? Kung paano nag-move on din yung mag-asawa, may anak na sila, nag-raise sila ng family, ipapayaan na natin sila sa ganun. Pero ako naniniwala, kasi may mga common friends kami sa industriya, sa basketball, na alam mo yung pag may mga occasions, kasi si Pao, sa tinagal-tagal din yung naging karelasyon nitong si Scotty, siyempre, na-develop din yung, nagkaroon din siya ng mga kaibigan na matatalik at malalapit sa kanya, na naging friend na rin naman itong kabilang kampo, di ba? So, hindi talaga may iiwasan na, alam mo yun, por delicadeza, para naman sa respeto na rin lang, hindi na rin siguro nila pinag-uusap-usapan yung mga inkwentro nila sa bawat isa. Kaya, hindi rin maiaalis, dahil may mga naririnig din po ako na may mga invitation kumari sa birthday, may mga nagkikita-kita sila sa mga lamay, sa mga patay, etc. Na hindi naiiwasan yung mga ganong chismis. And para ma-avoid na lang yon, alam mo yun, alam nating nag-iiwasan na lang. Diba? But, ito yung bad ko dan, ha? Yung mga nakasubaybay sa kanila, at lalo yung mga naiinis pa rin hanggang sa mga panahon na to, talagang nakikitaan ng mga galawan ba na parang,
ah, ito, pag nag-post isa, magpo-post naman din yung isa, hindi magpapatalbo yung isa, ganyan, ganyan, ganyan. But at the end of the day, ang talagang titingnan nyo dyan, gaano ka-genuine yung ngiti, gaano ka-genuine yung saya, gaano ka-lutong yung halakhak, at gaano kaganda at yung malinis ang aura, at masasabi nilang, eto ako masaya. Diba ikaw na PJ Reblora, very soon, gusto ko makapanayam yan si Pau Fajardo at saka si PJ Reblora, dahil bilang mga kapwa Bicolano kami, alam ko, nararamdaman ko, ang alam mo yun, may common denominator kasi ang mga Bicolano pagdating sa usapin ng kantsawan, usapin ng asaran, usapin ng, alam mo yun, pagpapahalaga at respeto sa bawat isa. Diba? Congratulations! Sana nga magtagal at sana nga forever na yung inyong pagsasama. Pero again, sa mga sumusubaybay sa career ni Pau, bigyan muna natin siya ng chance kasi nga nagkakaroon na siya ng sarili niyang mundo na alam mo naman na as Pau Fajardo herself na merong alam mo yung merong ino-offer na kagandahan, merong ino-offer na credibility sa kanyang pagiging endorsement, pagkanyang pagiging model at pagiging artista niya at bahagi rin ng entertainment industry. Muli, ako ang inyong lingkod, Papa Verbal Ambet Nabus. Nagpapasalamat sa inyong lahat. Yeah. 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 Yeah.